Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Kagawad, Consular Misa from Barangay 615. Andito po ang Team Arm Safe upang ipaliwanag sa inyo kung ano ba ang go bag at ano ang kahalagahan ng go bag sa oras ng sauna. Ang susunod po sa akin ay si Sir Abs Abando upang i-discuss ang nilalaman kung ano-ano ba ang nilalaman ng go bag. Okay, magandang araw. Ako po si Abs Abando ng Manila Sentinel. And gusto lang namin i-share sa inyo ang konsepto ng go bag. Bago tayo pumunta sa individual components or bakit tayo nagkakaroon ng go bag, ano muna yung go bag? I-define muna natin kung ano siya. Ang go bag, basically, ay isang item na nandun lahat ng basic necessities ninyo. Siguro, naririnig nyo na sa TV na palaging meron dong parang public service announcement na paghanda ng 72-hour go bag or 5-day go bag, whatever. Pero before that, what is a go bag? So, bago natin pasukin yung definition ng go bag, para saan muna siya? Normally, ang go bag, yung salitang go, ibig sabihin, aalis ka na or lilikas ka. So, yung go bag mo should have the necessary items na kailangan mo if in case umalis ka, mag-evacuate ka ng bahay mo for survival and sustainability. So, alam naman natin na siguro normal na yan. I will not, I listed down certain items in the go bag. Pero, tanggalin na natin yung siguro naman normal na magdadala tayo ng tubig at pagkain. So, tanggalin na natin yan. Siyempre, magdadala ka ng clothing, damit, whether it's panlamig, underwear, medyas, so andito clothing. And then, yung shelter. So, ano yung shelter? Pwede siyang trapal, pwedeng makabili kayo ng tent sa mga outdoor shop. So, tanggalin na rin natin yung sheltering. Ngayon, most important thing to think about, pag kayo po ay mag-a-assemble ng inyong go bag, ano yung malaking tanong? Normally, ang tanong ay, gaano katagal, tatagal yung mga supply ninyo sa go bag? So, how much food, how much water, how many clothes ang iimpake nyo sa go bag ninyo, di ba? That's basically up to the user. So, ang gusto ko sana para sa sarili ko ay streamlined na go bag para maaari ako magdala ng isang maliit na package na kaya kong dalhin. Why? Kasi if you decide na marami kayong dadali ng pagkain, sabihin na natin nagdala kayo ng pagkain good for 1 week. Alalahanin nyo na the more na laman yung bag ninyo, mas lalo siyang lalaki, mas lalong lalaki, mas lalong bibigat. Mas lalong mabigat, mas lalong mahirap dalhin. Okay? So, take into consideration, kayo ba ay fit? Kayo ba ay may kapansanan? Kayo ba ay madaling mahapo? May karamdaman at the time na may mangyaring sakuna? So, hindi natin masasabi lahat ng yon. Now, my personal advice is, hindi ako normally nagpi-pre-pack ng aking go bag. So wala akong ganito sa bahay na pre-pack na, kasi for me kailangan mag-decide muna ako kung anong dadalhin. Kung meron kang stockpile ng pagkain, ng tubig or even gamot or whatever supplies na nasa bahay, hindi nyo po kayang dalhin yung buong bahay. Yun po yung realidad. Okay, yun yung masakit na katotohanan. Hindi nyo po kayang dalhin lahat. So, what you can do is pre-pack individual components. Ano pong ibig sabihin ito? Meaning, halimbawa, i-divide nyo na yung components into bundles. So, yung communications nyo, andyan yung radio o transistor na pwede kayong makinig ng balita, at yung mga two-way radio na pwede nyong gamitin for communication. Isang
siguro naka-isang plastic yan o isang bundle o isang pouch. Yung hygiene kit, isang pouch. Yung first aid, isang pouch. Survival items, ganun din. So, mamaya, i-run through natin kung ano yung mga special items na ito na hindi pang karaniwan na nilalagay sa, or hindi karaniwan na alam ng mga tao. So, what else? Remember na yung go bag ninyo should enable you to survive. Ano ibig sabihin nito? Kung bagyo yan, dapat meron kayong protection sa ulan, sa pagkabasa. Sustain, kinakailangan, mabubuhay kayo. Kasi pag nangyari ang sakuna, hindi natin alam kung kailan tayo mare-rescue or kung kailan bubuti ang panahon. Kung kailan sisikat ang araw, kung kailan babalik ang makakarating ang mga relief agencies. So, basically, yung go bag ninyo, yan na ang buhay ninyo for an indefinite period of time. Okay, so hindi natin alam, maaaring isang araw lang, dalawang araw lang, maaaring isang linggo, isang buwan, isang taon. So, yan yung konsepto ng go bag. And then, more importantly, bago pa kayo mag-decide na magdala ng go bag or bumuo ng go bag, meron tayong dalawang concept. One is yung bug out or pag-alis, paglikas from your safe zone or yung bahay ninyo at yung tinatawag na dig in. Ibig sabihin, stay put lang kayo, hindi kayo aalis ng bahay. Bakit? Ano yung mga circumstances na kinakailangan yung umalis or mag-bug out? Yan yung imagine niyo yung undoy scenario na binahan na yung bahay ninyo. Alangan naman mag-stay pa kayo sa bahay, di ba? So, lumindol, kumuho yung bahay niyo at kayo ay nabuhay. Hindi na kayo pwedeng umuwi, di ba? So, the decision to bug out is firm. Ibig sabihin, wala na kayong tutulugan, wala na kayong tirahan, pwede na mag-bug out. Pag sinabi naman nating dig in, ito yung nakasisiguro kayo na yung kinatatayuan ng inyong bahay ay hindi bubuo dahil sa earthquake, hindi magla-landslide, hindi ma-tsunami or babahain. So, mas pinipili ninyo na manatili sa bahay because alam ninyo na safe yung area at nandun lahat ng, syempre, yung basic necessities ninyo, ang buhay ninyo nandun, ang supplies nandun lahat, pagkain, tubig, damit. So, before you even assemble a go bag, decide whether to bug out or to dig in. Alright? So, let's elaborate individual components na from personal experience at experience din ng mga dalumhasa, may mga bagay na hindi sabihin na nating essentials na hindi basta-basta mabibili sa sari-sari store. Andito na yung two-way radios ninyo and yung survival items. Okay? But before that, along with the concept of survival, also very important, bigyan po natin ng konsiderasyon ang mga alagang hayop, persons with special needs at persons with disability. So, isipin nyo na lang, kung kayo po ay may alagang hayop, alangan naman iiwan nyo yung alagaan yung hayop sa bahay. Kung dadalhin nyo naman yung alagaan yung hayop, eh syempre magdadala kayo ng dog food, cat food, o kaya bird seed, or whatever needs ng alaga ninyo. The same, paghahandaan nyo rin siya ng hygiene kit. Kung meron kayong persons with special needs or persons with disability, it's quite obvious. Ano yung mga gamot? Ano yung medication? Kung may dadalang saklay? All of those considerations, kinakailangan i-incorporate natin into our go bag. Hindi lang basta-basta nag-pack ka ng go bag, eh, andun na lahat ng kailangan mo. Okay, next part.
bukod sa alam naman natin kailangan na natin ng communications, nakikinig ta, meron tayong isang device na pwedeng makinig sa balita. Alam naman natin na kailangan natin ng toothbrush, toothpaste at sabon. Assuming na merong tubig sa pupuntahan ninyong evacuation center. And first aid. So, ano ba yung laman ng first aid kit natin? Incorporate nyo po dito sa first aid kit yung mga maintenance maintenance medicines. Kung meron pong diabetic sa inyo, kung merong alta presyon, kinakailangan naka-incorporate lahat po yan. And then, magdala kayo ng mga analgesic. Tapos, yung mga pangontra sa LBM. Yan po yung mga kadalasang dinadala na gamot. Although, again, kaya tayo hindi nagpi-pre-pack ng ating mga go bag is because ang mga items na ito ay may expiration date. Baka naman nag-pre-pack kayo ng go bag nyo, hindi nyo na-check na yung dala-dala ninyong gamot sa sakit ng ulo ay expired na pala ng 2 taon. So baka lalo sumakit ang ulo ninyo. So that's as far as the, unless you're a trained emergency responder, the most na laman ng inyong first aid kit ay mga gamot-gamot at probably mga band-aid. So, okay na yun. Basta meron kayong something na naka-prepare us for first aid. Now, we will go into the special components under survival. So, bakit tayo maglalagay ng survival items sa ating go-bag? Now, it's very important to remember na in a time of disaster, syempre, hindi natin alam kung yung unang bugso ng bagyo ay masusurvive natin. Or yung unang shaking ng earthquake, gumuho yung building na tinitirahan natin, nabuhay pa tayo pagtapos. We don't know that. But, assuming that we survive, assuming na nabuhay tayo, meron tayong mga components na kailangan din to sustain our living. So, survival and sustainability, andito na yung tinatawag nating mga EDC items, which are the light, the fix, and the cut. Ano ba ibig sabihin yan? Sa light, andito na yung mga flashlight, fix, andito yung mga tinatawag nating multi-tools, cutting, meron kayong knife, and several other items. Kasama din sa survival ang fire starter. Bakit? Because heat is a very important component. Kinakailangan nyo unang-una panluto, pang-boil ng tubig, at pampainit ng katawan in case na bumabagyo. So, it's very important to have a device na kayang magsinti, mag-start ng fire weather. Ito ay tinatawag na ferro rod or kahit na yung simpleng lighter. Okay? And then, yung mga signaling devices. So, ang pinakasimple nito ay yung pito, silbato, whistle. Meron din yung mirrors. Why? Now, it's important to note na in a time of disaster, ano po yung unang nawawala? Unang-unang nawawala, kuryente. Pangalawang nawawala, teka, ulitin natin. In a disaster, ang unang-una pong nawawala ay
signal ng cellphone. So yung mga mahilig dyan mag-social media, mawawalan po kayo. Unang mawawala, internet. Pangalawa mawawala, kuryente. Pangatlong mawawala, tubig. So, remember na electronic devices, any electronic device, lalong-lalo na yung inyong mga smartphones or even yung mga GSM phones are totally useless pagdating ng disaster. Alam naman na po natin yan. Proven na yan. Kahit na nasa 21st century na tayo, bulok po ang serbisyo ng internet sa Pilipinas. So, live with that. So, unang-unang mawawala, power. So, it's your option to carry power banks. May charge nga yung cellphone nyo, pero ang silbi na lang niya, pang-selfie na lang habang kayo po ay nilalamon ng apoy o nalulunod sa baha. So, yun na lang ang silbi ng cellphone nyo. Batteries, recommended mostly for lighting or para dun sa inyong transistor radio. That's about it. Yun lang ang gamit ng batteries. But eventually, isipin nyo na lang po, ang batteries ninyo ay mawawalan ng charge. Hindi naman po infinite ang supply ng power ng baterya. Some items na we recommend idagdag nyo sa go bag ninyo. Marami kasing commercially available na go bag. Actually, pagpunta ka ng SM, meron na yata sila, or Robinson, or whatever, meron na silang pre-packed na mga go bags. Which, although hindi masama, we still recommend na kayo po ang bumuo ng sarili ninyong components ng go bag. So, andito po sa mesa, konti lang, okay? Kasi po, pag masyadong maraming components ang go bag, unang-unang po masasacrifice is weight. So, pag ang bag ninyo po ay mabigat, guess what? Hindi kayo makakalakad, hindi kayo makakalayo kung kinakailangan yung lubikas. Okay? So, isa pong recommendation namin is pumili kayo ng hard hat. Napaka-useful po ng hard hat. Lalong-lalo na sa oras ng earthquake or kahit na bagyo. Imagine ninyo, pag bumabagyo, maraming lumilipad na mga bagay. So, maganda na meron kayong protection sa ulo bukod sa hindi mababasa ang ulo nyo. Aside from that, protective glasses. So, obvious naman kung ano yung gamit ng protective glasses. Then we have a much more elaborate na first aid kit kung saan merong airway management, merong wound management, etc. etc. Kung hindi naman po kayo trained as a first responder, medyo masyado pong mahal kumuha ng ganitong klaseng first aid kit. Then we have paracord. Or, maganda pong panali itong paracord. Ang kanyang breaking strength is rated at 450 to 550 pounds. Yung ibig sabihin po nito, pwede niyo itong pangkarga ng gamit. Kung kinakailangan, pwede pong pwede pong bumuhat ng tao. Okay, marami pong gamit kung marunong kayo magtabi-tabi. Napaka-useful ng paracord. Also, climbing rope. Again, kung kinakailangan yung bumaba ng building, make sure na yung rope na bibilhin ninyo po ay rated. Hindi yung ginagawa sa payan ng damit. Duct tape. Marami din pong gamit ang duct tape. Pwede natin gamitin pang lashing or pangkabit sa mga bagay-bagay. Pwede rin po siyang gamitin sa first aid. Pwede pantakip ng mga butas ng krapal or whatever. Napaka-useful po ng duct tape. Ito yung sinasabi natin, meron kayong two-way radio at meron kayong transistor. Meron po mga transistor na nabibili na di kwertas. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan ng baterya. So, pag nakahanap po kayo ng ganun, very useful item po yun. Kahit walang power sa lugar na kinalalagyan nyo, pwede po kayo mag-generate ng sarili power ng transistor radio. And then we have simple everyday carry items. Ito po, mga flashlight na ito po ay mga flashlight na high powered. So,
ang kagandahan ng mga flashlight na dinidemo ko dito mo sa ngayon ay ang baterya po nito ay penlight. So mabibili sa suking tindahan, readily available, at hindi mabigat dalhin. Because eventually, marirealize po ninyo na ang weight ng isang bagay, ng isang gamit, ay malaki ang epekto sa inyo in times na kailangan ninyong lumikas, umakyat ng bundok, or tumakbo. Siyempre, meron tayong whistle. Alam naman natin yon. And then, meron akong knife, which is marami pong gamit ng kutsilyo, hindi lang po for self-defense, pero panggawa-gawa ng shelter or whatever, and then yung tinatawag nating multi-tool. So, marami pong meron to pliers, may wire cutter, screwdrivers, lagare, lahat na po. Halos lahat nandito na sa multi-tool. Kung wala man kayong mabiling multi-tool, siguro naman nakikilala nyo ang Swiss Army knife. So, ito yung economical alternative. Marami din pong gamit. And then, ito yung sample ng ferro rod. Ano naman po yung gamit ng ferro rod? Well, basically, nagbibigay siya ng spark. Kung wala kayong dalang lighter, then pwede nyong gamitin ang ferro rod to light a fire. Pero minsan po, mas maganda na yung meron kayong dalang mismong yung disposable cigarette lighter, kasi hindi nyo na kailangan i-maintain. Kahit na itago nyo ito ng kahit na naitago siya na isang taon, meron pa pong fluid yan. So, napaka-useful po ng cigarette lighter. And then, if in case napadpad kayo sa gubat and you needed something for hunting, ako po, personally, nilagyan ko ng, alam nyo naman po siguro ano to. So, meron akong slingshot sa aking part of my survival kit. These are just some of the components na pwede nyong ilagay sa go bag. Ang purpose lang po ng video na ito ay i-educate kayo na kailangan nyo po magkaroon ng mga survival items. Again, I would recommend na yung go bag ninyo or yung survival kit ninyo ay naaayon or naaangkop sa mga pangangailangan ninyong personal. Maaring yung gayahin nyo lahat ng mga nakikita nyo dito sa mesa na ito. Kaya lang, unang-una, may mga gamit po dito na medyo may kamahalan. So, we don't recommend na lahat nito bilhin nyo unless may budget kayo, di ba? So, just remember, basic components, may flashlight kayo, may kutsilyo kayo na pang ano, for cutting, for cooking, for making camp. Kung gusto nyo, pwede kayong bumili ng mga wood saw or palakol from the hardware. Pwede naman din po yun. Fire starter, meron akong nabibili ngayon sa mga department store or sa mga hardware store. In a separate video, we'll teach you how to use the ferro rod or the fire starter. Pero ito naman po siguro sa suping tindahan, makakabili na kayo. Ito sa mga mall, sa mga bookstore, makakabili na po kayo ng whistle. So, basically, what we showed you, yung mga components that we showed you today, ito mabibili sa hardware, ito mabibili sa hardware. Probably mabibili nyo rin po ito sa hardware. Okay? Paracord, meron po mga special suppliers for this cord. This is also a hardware item. Ang tirador, pwede po kayong gumawa, bili lang kayo ng gumawa. So, the whole point of this video is just to show you the main components of what we as survivalists put into our own go bags. Kayo po, maaari po kayong mag-develop ng sarili ninyong go bag based, most importantly, dun sa mga pangangailangan ninyo. Kung may kasama po kayo sa bahay na nangangailangan ng maintenance for diabetes or hypertension, kung meron pong sirain ng tiyan, diba?
kung meron po kayong alagang aso, alagang pusa. So you take all of those things into consideration. So muli po, sample lang po lahat ng ito. Pwede po kayong bumuo ng sarili nito. Huwag po kayong magpapadala sa mga sabi-sabi na kailangan yung ganito o ganyan. Merong mga commercially available na go bag, but then again, ang concern lang po dun sa mga commercially available na go bag ay hindi lahat ng components pinagpilian. Ibig sabihin, maaaring yung mga silbato madaling mabasag, maaaring yung mga multi-tool or yung mga kutsilyo hindi kayang pumutol ng alambre, basta yung mga ganong issue. Alright? So, on behalf of ArmSafe, again, this has been Abs Abando of Manila Sentinel. Magandang araw po sa inyo. Maganda po tayo, and let's all be emergency-proof. Ngayon po ay nalaman na natin ang kahalagahan ng go-bag. Kaya kayo pong lahat ay aking inihikayat na bumuo o gumawa ng kanya-kanya nating go-bag upang may magamit po tayo sa oras sa sakuna. Muli po, ako po si Kagawad Polster Visa na nagsasabing, kahandahan sa sakuna at peligro para sa tunay na pagbabago. Manila, God first.